Hi mga kamukbang, isang magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back to our channel. So for today's video, ay meron tayo mga hinandang mga nilagang gulay sa ating harapan. At ito ang ating imumukbang ngayong gabi. So bago ang lahat, papakilala ng asawa ko kung ano yung mga prepare namin na gulay. Kasi yung iba dito hindi ko alam, kaya siya nakakaalam. So... Okay, so ito na mga kamukbang, yung ating na-prepared na mga gulay. Yung ating nilagang gulay o pinakuluang gulay. So, ito mga kamukbang, yung ating tawag sa ilonggo nito lupo. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. At ito naman yung ating talbos ng kalabasa. At yung kanyang mga bulaklak. At narito din yung ating spinach o yung kulitis na tinatawag natin. At meron din tayo dito yung ating kangkong. Ito yung kangkong natin. At yung ating saluyot. Ayan. Ito, nandito rin yung ating nilagang talbos ng kamote. At yung pechay. Tsaka yung ating alokbati. At meron tayong mga kamukbang yung ating talbos ng ampalaya. Okay, so may mga sawsawan tayo. Meron tayong bagoong. Tsaka meron tayong kamatis at toyo. At yan naman ang ating rice. Yes. Ating cup of rice. At pray muna tayo bago tayo kumain. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from your bounty to Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, kain na po tayo. Tara. Kain na. Ugas man lang kamay. Ugas tayo ng kamay dahil tayo ay magkakamay lang. Okay. Mas, ano kasi, mas enjoy talaga kumain kapag ano, kamay lang. Lalo kapag ganito yung ulam. So, titikman natin itong ating lupo. Sige, isa-isahin natin. Isayin natin, tikman ang bawat klase ng gulay. Ito, hindi ko pa siya natikman. Hindi ko pa siya natikman ng ganito. So, yan, sinasa natin sa ating pag-uong na sawsawan. Masarap. Fresh kasi ito kanina ko lang sa pinitas. Kamote. So, mga kamukbang sa hindi pa nakakalam ng gulay na ito, yung lupo, mas masarap ito mga kamukbang kasi mas common siya na kinakain sa mga sa Iloilo ng mga ilonggo. Mas paganda ito siya naluto kapag ka, ano, meron siyang isda na pinirito at munggo sa bawan. Masarap ito siya. Magluto kayo ng hainan siya. Yun naman ang bulaklak ng kalabasa. Ano pang yan na? Nagalagang masarap talaga ito siya. Kasi yung sabi pala sa mga hindi kumakain ng gulay. Try niya kumain ng mga nilagang mga ano. Sama pa? Ay, ito tayo. Sama pa tayo. Sa amin dati namimitas kami ng lupo sa basakan. Tapos binibinta namin. Binabalot namin si plastic, binibinta. Para may pambaon. Pero dito kasi sa Palawan, halos hindi ito pinapansin dito eh. Hindi talaga kasi siya kilala. Masyado. Ang kilala kasi yung mga hinahalo dito na sa munggo ay ano dahon ng ampalaya. Tikman din natin mga kamukbang itong ating alokbati. Masarap ito eh. Ay, talaga masarap talaga ito.
Ano sa Ilonggo yung alugbate? Alugbate. Alugbate lang din? Ilonggo word nito, alugbate din. Siya lang kasi yung ano, Ilonggo sa amin. Ako nakaintindi ako ng ano, ng Ilocano, pero naka nakapagsalita ako. Si mama ko, ano, Ilocana. Tapos, aklana naman si papa. Nakaintindi ako ng mga konting Bisaya. Pero naka nakapagsalita. Anong asalita sa, anong Ilonggo ng masarap? Manamit. Manamit. Manamit! Ito naman ay kulitis. Hmm? Ano yung kulitis din sa inyo? Kulitis. Kapag ka kasi yung sa amin, kapag ka yung ganyang kasing kulitis, yung walang tinik, yung tawag namin dyan sa dialect namin, pag walang, kapag ganito guys, mga kamukbang, kapag ganitong kulitis, yung tawag namin dito, dahil wala sang tinik, yung tawag namin dito sa bayan namin ay alum-alum. Alum-alum. Pero pag yung may tinik talaga, yung kulitis na may tinik, mas masarap kasi yun eh. Yun yung talaga yung tinatawag namin doon na kulitis talaga. Pero ito yung tawag namin dito, alum-alum. Alum-alum. Hindi ko lang alam sa ibang mga bayan sa Iloilo kung anong tawag nila nito. Pero yung sa bayan namin sa Dingli, yung tawag talaga namin ito kapag walang tinik, kulitis, alum-alum. Halbos ng kamote. Sarap to. Ito. Ito naman pala mga kamukbang sa mga hindi nakakaalam kung ano ito. Ito ay isa din sa pamilya ng mga kangkong, mga baging. Morning Glory family, katulad ng mga kangkong. Hindi ko alam yung Tagalog nito eh. Pero yung tawag nito sa amin ay uyampong. Uyampong yung tawag nito sa Ilonggo, mga kamukbang. Hindi ko kasi alam talaga yung Tagalog name nito. Pero sa amin dati sa agriculture, nung napag-aralan namin, yung scientific name nito ay Ipomoea indica. So, ito mga kamukbang. Hindi ko pa natitikman to ng nilaga lang. Ay, talaga. Pero mga kamukbang sa hindi nakakaalam ng gulay na ito, actually yung karamihan kasi akala talaga nila damo lang ito. Pero sa amin sa Iloilo kasi ginugulay ito. Hindi ito pinapansin dito. Sa amin naman, yung pamamaraan ng pagluto naman ito ay ganun din, katulad din ng sa lupo. Masarap din siya kapag may isda ka na pinirito, kaya karne ng baboy. Gisa mo siya sa karne ng baboy. Gisahin mo yung karne ng baboy, tapos lagyan mo nito, tapos may munggo. Masarap din siya, mga kamukbang. Tikman natin. Gustong gusto ko to dati sa tubuhan doon sa amin, maraming ganito. Damo lang talaga kasi ito dito, kaya kung saan-saan lang kasi ito tumutubo, mga kamukbang. Masarap siya. Dahil bilong din naman siya sa family ng kangkong, masarap kaya parang siya. Kangkong din talaga yung lasa niya. Mm. Isang family lang yung siya ng kangkong. Pero meron siyang ano? Meron siyang flower. Yes. Yung flower naman niya parang kangkong din talaga. Pero mga kamukbang, alam nyo yung ganito kasi hindi na ito masyadong ginugulay. Yung mga ganito naka... Actually, ginugulay din siya pero mas pinapansin, mas doon sa amin, mas
pinapansin talaga yung bagong sibo lang, yung nasa 5 hanggang 8 dahon pa lang siya, kasi mataba yung dahon nito kapag bata pa. Malalapad yung dahon nito. Hindi katulad nito ng mahaba na kasi maliliit na yung dahon niya, yung gumagapang na siya. Kapag ka maliliit pa siya mga kamukbang na mayroon pa lang siya mga 5 hanggang 8 dahon, hindi pa siya gumagapang, nakatayo pa lang siya. Ang taba ng dahon nito, ang lalaki, kaya mas maganda siyang gulayin. Kaya mas maganda siyang gulayin kapag bata pa siya. Hindi katulad nito na gumagapang na maliliit na yung dahon niya. Nakain mo pa siya. Yung ay mapantay yung ano. Matigas na kasi yung ibang tangkay. Yung wala talbos, po paano kumain ito eh. Yung pinakatalbos talaga masarap nito. Next time, luto tayo nito. Kapag, pang-ulam natin. Iwan ko lang si Papa kung alam nang kinakain to. Pero sa amin, talaga, ito popular talaga ang kinakain ito. Lalo doon, ito pag nagsibol talaga, sabay-sabay. Ang sarap gulayin kasi, matataba yung dahon. Kapag kabata pa. Karamihan tumutubo ito sa mga tubuhan doon sa amin. Kapag tapos nang magtapas ng tubo. Mamapuro ito ng mga tubo. Kalabasa. Yes! Lahat ng ito masarap. And very nutrition. Nutritious. Nutritious. Nutrition. Mali. Kulin? Ako marami pa akong mga gulahin na hindi natitikman. Yung, yung mga akala mo damo lang, yun pala pwede palang gulahin. Anong vitamin yung nakakuha dito sa amin? Sa green leafy vegetables. Vitamin ano sa bilang? Search mo muna. Vitamin K. Ano yung K? Potassium. Potassium ba? May strip ko. May notebook ko. May sinuatan ako nun eh. Alam mo, nag-research talaga ako kanina. So, hindi talaga nag-stuck sa utak ko. Kay potassium? Saan nabasa ko dun? Bilang sa vitamin K. Sa vitamin K? Kasi pag sinabi mong, pag sinabi mong K, bilang, yung K kasi bilang sa micronutrients. Tatlo kasi yung macro, ibig sabihin macronutrients. Yung malalaking nutrients na makukuha natin sa mga Tatlo kasi yung macronutrients, yung N, P, tsaka K. N stands for nitrogen, P, phosphorus, and K, potassium. Meron pang nalaman dyan, ha? Oo, alam ko. Actually, sa mga prutas talaga makukuha yung potassium. Mas maraming potassium yung mga prutas. Kasi yun. Alam mo yung mga prutas, lalo yung saging. Saging yata yung may pinakamataas na potassium na prutas eh. Nagkakaalam. Hindi ko lang sure ha. Uy, ganyan naman natin tong Lalo yung yung lakatan. Try natin. Subukan natin itong saluyot. Saluyot na nilaga. Kasi ang kalimitan lang niluto namin dito pinaksiw na saluyot. Masarap talaga 'yun. Masarap. Ito, try natin ng nilaga. Tikman natin kung anong lasa niya. Meron din mga kamukbang saluyot na yung maliliit lang yung dahon. Ito yata parang hybrid 'yun. Dating ito kasi malalaki. Ang malaki ng dahon.
Ang taba. Sarap. Madulas. Oh, madulas. Hindi ko pa kinakain pero madulas na talaga siya. Sarap na. Pwede ako. Kangkong na pa ito. Mali. Mahilig din ba kayo sa gulay? Kumakain din ba kayo ng ganito? Comment nyo naman. Na may pagkwentuhan tayo. Nagkakamay din ba kayo kapag nagkakain? Ano yan, hindi nyo ma-enjoy yung pagkain ng gulay na nilaga kapag hindi kayo nagkamay. Hindi ko alam kung bakit kapag nagkakamay lalang sumasarap yung pagkain. Sarap ng saluyot. So mga kamukbang na Ilonggo, kung hindi nyo masyado makilala itong nasa video, yung saluyot po ay Tagabang. Tagabang po ito sa atin sa Ilonggo. Tagabang. Madanlog. Manamit. Pag madanlog, madulas. Ah, ano? Madanlog. 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 Madanlog na manamit. Na manamit. Sa Ilocano pala yung masarap na imas. Na imas itong mga gulay. Masarap siya mga kamukbang kahit nilaga lang basta fresh. Yes. Fresh from the farm. Fresh from the farm. Itong lupo, ay yung lupo kanina sa ano ko lang nakuha yun, sa pilapil eh. Sa bodega. Namitas ako, nagulat si Uncle Jewel anong pinipitas ko doon. Maganda magtanim ng mga ganito sa ano, mga likod-likod ng bahay, sa gilid-gilid. Kasi kapag ano, wala kayong pera na pambili ng, pag, ng ulam nyo, may mapipitas kayo. Nagulat yung isang giljoy kanina. Nagmitas ako dun sa pilapil. Sabi niya, Del, anong ginagawa mo dyan? Sabi, sabi niya, huwa ka dyan ng ano, ng sitaw. Sabi niya gano'n. Siguro nagtataka din siya bakit ang dami namang gulay doon. Bakit ito yung mga kinukuha ko sa pilapil. Marami namang tanim na gulay doon. Hi, Ma. Hi, Pa. Kain tayo. Masarap din itong chai. Yung kapatid ko, hindi masyadong kumakain ng gulay yun eh. Tamis talaga ng ano, itong kalabasa. Ang tamis lahat na yung ano niya, ang bulaklak niya. Tamis. Sarap. Kamatis. Kamatis, masarap na eh, ano, sawsawan. Pag kung ano may kamatis, soy sauce na may kamatis. Asin na may... Atay mo na asin. Kamatis din. Masarap i-partner sa mga gantong gulay yung ano, daing.
Makakarami ka talaga ng kain. Or kaya ano, isda na prinito. Pag maglalaga ka lang ng mga gulay. Ganun. Tapos partner naman ng ganun. Ah, sarap. Kamuti. Kamuti yung bagay. Kamuti. Yummy. Ito siguro yung huli naming kain. Hindi. Kailan ba last natin nakain ng gulay na ganito? Nilaga lang. Mga nakaraang buwan. Hindi na kami masyadong nakakain ng ganito mga gulay-gulay. Pero totoo lang. Masarap talaga na kumain ng mga ganito at kailangan talaga natin na kumain ng gulay. Ito may mga tatanda kasi dati kain sila ng kain ng gulay. Kaya mahaba buhay nila. Wala sila masyadong sakit. Kasi siguro gulay pampahaba ng buhay. Yes. Hindi yung pansit, di ba? Yung pansit. Meron pala tayo dito ng ano. Milk tea. Strawberry flavor. Itikman natin siya. Mauna na ako kasi nauna ako nabusog. Magkano bili mo dito? $35 lang yung ganito. At saka yung ganito? $30, yung maliit. Yung maliit, $30. Tapos yung malaki, $35. So, mas maganda, $35 ka na lang. Ito yung difference. Diba? Masarap siya. Strawberry talaga. Mukhang mapait na. Masarap. Bilip mahal. Pero wag mo nang tikman. Oo, kasi matamis na ang kinakain ko. Nakita ba ito sa benjo? Hindi. Yeah. Masarap siya, pero mapait. Meron naman kasing mapait lang, hindi siya masarap. Pero yan, mapait pero masarap. Ano, kung gusto niyo yung lagain yung ampalaya, hindi, kung gusto niyo pa na itry na lagain din yung ampalaya na dahon, ay hindi po siya sinasaw-saw sa ano, sa suka or sa kalamansi na sawsawan. Kasi lalo siyang magpapait. Kaya, ang magandang gawin ay haluan siya ng bagoong haluan siya ng bagoong tas kamatis at saka yung pinaka magpapasarap sa kanya ay yung mantika. Mantika? Yes. Lagyan mo ng mantika yan? Yes. Yun yung magpapasarap talaga sa kanya. Kasi dati na nakikita ko sa parents ko na ilagyan talaga nila ng ano, mantika. Bakit mantika? Pang flavor. Pang flavor. Hindi, lalong sumasarap kasi yung bagoong kapag mayroong ano, kapag mayroong mantika. Kapag naka, ano ko. Bagoong? Lagyan ng mantika. Bagoong na may mantika at matis. Now I know. Kung mga mapait na pagkain at saka yung suka or kaya kahit anong klaseng maasim, hindi sila pwedeng mag-combine kasi lalo silang papait. Mm-hmm.
Thank you, ma'am. Mag ganun para mas maraming toppings dito sa taas. Hmm? Hindi, na ganun na kasi na bumaba na yung toppings nito. Alam mo kasi, sarap siya. Yung nangyari kasi dito, inunat yung dalawa, tapos nagtimpla ng dyan. Ngayon, sobra dyan, kaya yung toppings nito napatungan ulit ng sobra, pinuno na ulit. Maraming salamat sa panood at sa patuloy na pagsusuporta sa amin. Sana umabot pa ng 1,000 subscriber itong channel na ito. Yung talaga yung pinakahihintay namin na mangyari. Manilibre ka ulit kapag naka-1K. Ha? Hindi, naisip namin kapag naka-1K kami merong ano man tawag? Celebration. Celebration. 1K subscriber celebration. So, ganit na lang guys. Thank you mga kamukbang. Thank you. Till next video.